Sa tatlong termino niya sa Senado ay umabot ng halos 1,000 ang mga panukala at resolusyong kanyang naisumite, kabilang sa mga panukala niya na naisabatas ang International Humanitarian Law, Reproductive Health Law, Magna Carta for Women at Climate Change Act. Marin din niyang tinututulan ang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA dahil labag daw ito sa ating saligang batas. I am against the EDCA. In fact, I was the sponsor and author of the resolution in the past in the Senate expressing the sense of the Senate that the EDCA should first pass the Senate, which is what happens to all other treaties. Sa kasagsagan ng kanyang karera sa Senado taong 2014, inanunsyo ni Senator Santiago na meron siyang stage 4 lung cancer at kinailangan niyang mag-file ng indefinite leave sa Senado dahil sa kanyang karamdaman. Allow me to introduce myself to you as the only senator who has been diagnosed with lung cancer. Makalipas ang 1 taon, inanunsyo ni Senator Santiago na malapit na siyang gumaling mula sa kanyang pagkakasakit at ngayong 2016 ay tumakbo rin siya bilang pangulo. Nakadalo pa siya sa kauna-unahang presidential debate sa Cagayan de Oro City nitong Pebrero. Mayong hapon sa inyong tanan, bisan na late ako kaina, ang aeroplano ko kaina, nalilipayan gid ako, nga nakalabot ako akon dire. Kay gusto ko na kanina, mag-swimming na lang ako from Laguna Bay hanggang dito. Ipinaliwanag rin niya kung bakit siya nagdesisyon na tumakbo sa kabila ng karamdaman. My only purpose is to serve out the rest of my life. I'm already 70 years old, plus 6-year term as a president. I would have served my country until 76. I did not want to spend the next 6 years lying in bed, feeling sorry for myself. Sa 3rd pagkakataon, nabigo si Senator Santiago na maluklok sa Malacanang. Hanggang nung June 1 na pabalitang isinugod sa intensive care unit ng Makati Medical Center ang dating senador. September 11, muling isinugod sa ospital si Senador Santiago. Hanggang sa dumating ang hindi magandang balita ngayong araw. Pumano na po ang tinaguriang Iron Lady ng ASHA, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Kinalulungkot ko ang pagkawala ng isang babaeng huwaran din namin dito sa Senado pagdating sa kanyang galing, pagdating sa kanyang tapang at talino, isang inspirasyon sa amin. She indeed left a mark in the Senate, difficult to follow, to fill in her shoes. The sessions were always lively, no? Yung passion, and then of course all the antics, ano? Yun ang we can always remember that. Naging makulay ang karera sa politika ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Hindi maitatangging bawat salitang binitawan tumatak sa publiko. Hindi rin matatawaran ang ginawa niyang paglilingkod sa bayan. Sa kanyang pagpanaw, nagluksa ang buong bansa. Pero ang mga aral na iniwan niya, hindi kailanman mawawala. We are here looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. There should be academic excellence. Dapat naging head of the class. May professional excellence. Kung naging professional yon, dapat binigyan siya ng mga award ng mga kapwa professional niya dahil sa hanga sila sa kanya. But third and most important, we should have moral excellence. I hope this country will deserve to be what God meant it to be, a happy, prosperous nation.